mapalad ang bumabasa ng salita ng hula, mapalad ang nakikinig at tumutupad, mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin, mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis magandang hapon po sa lahat po ng mga nanonood po sa kani-kanilang mga tahanan, at muli po ay tayo magsama-sama pong muli sa ating pong programa na may kinalaman po sa ating kalusugan. At isang linggo na naman po ang nakaraan, ano po mga kapatid, at ngayon po ay nakakaranas po tayo ng medyo masungit na panahon, pero patuloy pa rin po tayo na magbibigay po ng karagdagang pong knowledge po para po sa ating health. At bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo muna po ay dumako sa isang panalangin. Dakila at makapangyarihan ka pong Diyos na kayo pong makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, Ama, ay aming pong muling pinapasalamatan po ang pagkakataon pong ito na kung saan na Panginoon kami po ay muling magbabahagi ng may mga kaalaman na may kinalaman po sa batas ng kalusugan. Dakilang Diyos, nawa po bigyan kami ng karunungan at katalinuhan, at magkaroon din po ng kaunawaan ang lahat po ng inyong mga anak na sa ngayon po ay sumusubaybay at nanonood po. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang. Dakilang Diyos, ito po yung lahat ay aming hiniling at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So yun po ano mga kapatid. So ang ating pong topic for today ay ito po ay usually medyo hindi siya common na napag-uusapan. Medyo hindi siya nabibigyan ng pansin. Pero ito po ay napakalaki ng impact po sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan, kasi ito po ang structure ng ating pong buong body. Ano po? So ang ating pong topic ay pinamagatan po natin na healthy bones, healthy you. Ayan po mga kapatid. Ang sabi nga po dito ay use it or lose it. So gamitin ba natin ang ating katawan or pabayaan na lang po natin hanggang ito ay ano, manghina, mawala po sa atin, ano po yung ating pagiging maging malusog at masigla. So ang ating pong topic, ang tinutumbok po ay ang tawag po sa sakit na ito ay osteoporosis. Okay, ang osteoporosis po ay isa din po sa sinasabi nating mga lifestyle or kabilang sa mga lifestyle diseases. Bakit po? So ito po ay may kinalaman po sa ating activity, sa ating pong kinakain, ano po, sa ating pong mga inilalagay sa ating katawan, mga bisyo. So yan po ay connected po sa ating pong mga bones. Ayan po. Ang osteoporosis po ay salitang galing or ibig sabihin parang spongy or porous bone. Spongy dahil para po siyang, alam niyo yung pang pinanglilinis natin ng ating mga plato, yung mga sponge. So makikita niyo, di ba, may mga maliliit siyang mga butas. Halos ganun din po yung itsura po ng ating buto, ano po sa loob, ano po. At ang sabi nga po dito na ang osteoporosis po ay sakit sa buto na ito po ay nadidevelop kapag ang ating pong bone mineral density or bone mass ay nababawasan. Ano po bang ibig sabihin ng density? Yun po yung kakapalan or kasiksikan ng ating mga buto sa loob po. Hindi po yung mismo nasa labas, yung external po. Yung pag try nyo pong yung buto ng manok or yung pinaka sa legs niya. So yun po yung loob, yun po yung pinaka ano natin ng bones. And then so kapag nagde-decrease na po yung bone mass, yung bone density sa katawan, ay nawawala na po yung quality or yung structure po ng ating mga buto ay nagbabago na po. So ito ay nagli-lead kung bakit nagkakaroon tayo ng mga
pagkawala or pagbaba ng mga bone strength, na kung saan pag ito po ay nawala ay nandun po yung tawag doon, increase naman na ang risk ay tayo ay madaling magkaroon ng fracture or mabalian po ng buto. So dinatawag din po ang osteoporosis na silent disease. Bakit po sinabi na silent disease? Kasi po hindi po natin siya actually mararamdaman or hindi natin siya malalaman na meron na pala tayong osteoporosis. Unless po kung halimbawa ay konting natumba lang tayo eh nagkaroon tayo agad ng fracture. So doon lang po nalalaman ng mga tao na meron pala silang osteoporosis. Wala, kumbaga wala po siyang symptoms, mga kapatid. Okay po, so ito po yung magiging itsura po ano ng ating ito yung normal at saka yung buto na meron ng osteoporosis. So kung mapapansin niyo po ano, yung sa normal bone ay makikita niyo para siyang marami siyang mga maliliit na butas, pero mga siksik po yung laman niya. Kung makikita niyo yung density or yung mass niya. And then kung mapapansin niyo naman para siyang honeycomb, ano ba yung sa Tagalog, yung parang pulot pukyutan. O yun. Yan po yung pinaka-normal na itsura dapat ng ating buto sa loob. And then, yung kapag may osteoporosis po, ito po yung nagkakaroon na ng mga maliliit or mga malalaking mga butas at nagkakaroon na ng masyadong malalaking mga space. So, sa inside po yan ng ating buto at makikita nyo ang kaibahan niya, no? Mas malaki yung mga butas na kaysa doon sa normal ng ating bones. So, how does osteoporosis develop? Paano ba nagde-develop po ang osteoporosis, mga kapatid? So, ang osteoporosis po, ano, ay para siyang chronic or developing na disease. Ibig sabihin, hindi po agad siya ura-urada ay magkakaroon agad kayo ng osteoporosis. Ito po ay parang sakit daw habang tayo ay tumatanda, ano, mga kapatid. So, ang ating pong buto, mga kapatid, ay ito po ay kinabibilangan ng mga tissues. Ibig sabihin, mga group of cells. Kasi tayo po ay, ang ating building blocks ay ang ating cells. Di po ba? And then, katulad din po siya ng ibang part ng katawan, so marami siyang tissues, eh, mapapansin nyo buto eh, paano siya magiging tissue o magiging cell? So, hindi natin alam, hindi natin siya mapapansin na ganun siya. But, they are constantly replacing. Ibig sabihin, ang ating buto po ay constant po na siya ay nare-replace. Nagkakaroon tayo ng bone loss, pero ito po ay nare-replace ng panibago. So, yun po yung ano ng ating buto, ano po mga kapatid. So throughout our life, hanggang pong mag-age po tayong ng 30 to 35. So depende daw po yung magiging strength or magiging structure ng ating buto nung tayo ay maliliit pa, no, yung mga habang tayo ay nasa kabataan pa. Ibig sabihin, kung marami tayong, kumbaga na-reach natin yung peak na bone mass ng ating katawan, ay meron tayong bangko para parang tayo nag-iimpok, ano po, para pag dumating po yung time na nasa age na tayo ng mga senior, ay hindi po agad-agad na masisira or hindi agad-agad tayo magkakaroon po ng osteoporosis, ano po. So after age po ng 35 ay ang ating pong bone ay nagkakaroon ng breakdown, at ito po ay mabilis po ano na mangyayari po, lalo na ang halimbawa ang mga risk factor ay age 35 and above, or mga babae na nagkakaroon na ng menopausal or nasa stage na po ng menopausal. So mamaya po ay ating pong pag-aaralan yan. At age of 35, gradual loss po ng ating bone mass or density each year. So kada taon from age 35, 36, 37 and above, so yun po, kada taon po ay nababawasan na po yung ating bone mass or bone density. So meron po tayo mga stages of osteoporosis. So sinasabi ko nga po, developing po siya. Ibig sabihin, hindi po agad nang maliit ka pa ay meron ka ng osteoporosis. So sakit nga ba daw po ito ng pagtanda? Ano po? Sa stage 1 ay, ang sabi po dito, the first stage in osteoporosis occurs when your bone loss and bone formation occur at the same rate. Meaning, you no longer make more bone than you're losing. At this stage, there are no symptoms and your bone density scores are above negative 1. So ito pa po yung medyo normal pa, kasi yung pagpapalit ng buto, ang sabi dito, yung bone loss at saka bone formation, sabay po siya. Ibig sabihin, napapalitan po agad. Okay? And then yung stage 2 po, ito na po, dito na po pumapasok na kapag ang ating ang bone loss po ay medyo mabilis na po kaysa pag-form ng bagong buto.
Okay po? Ibig sabihin, medyo sumasablay-sablay na siya ng kaunti. And then, dito rin po, ay wala pa rin po tayong mga symptoms na mararamdaman or mararanasan. Pero yung ating bone density scores, kasi meron po yung test para malaman po ano yung density ng ating buto. So, medyo mababa na siya. At dito na po pumapasok yung sinasabi ng osteopenia. Ito po yung precursor to osteoporosis. Ito na yung magsisignal na ano, papunta ka na po dun sa osteoporosis. So, yung ating bone density, ang score po niyan ay nasa negative 1 hanggang negative 2.5. So, pababa na po. Pababa na siya ng pababa. Ang normal kasi is nasa negative 1 above. Okay po? And then, ang stage 3, ito naman ay when you consider to have osteoporosis. In this stage, your bone loss far exceeds your bone growth. So, mas sobra yung bilis ng pagkawala ng ating bone mass kaysa pagbibigay umuli ng panibago or nag-remodel or nag-reform ang ating buto po. Ano. So, dito na po yung medyo mataas na yung risk na magkaroon po tayo ng fractures, mga kapatid. So, unless you experience a fracture, you likely won't have any other symptoms sa ganitong stage. So, ang density na po niyan, score ay 2.5 or lower kapag po tayo ay itinest or nag-undergan po ng test. So, ang stage 4 po, mga kapatid, ay your osteoporosis is very severe. Bakit po sinasabing sobrang na po, malala na po yung ating osteoporosis? So, your risk factor or your risk of fractures is higher than in stage 3. And you may actually have symptoms. So, meron na tayong mga symptoms na mararamdaman dyan sa stage 4. The severe bone loss in stage 4 leads to changes in your spine. So, yan na, magkakaroon na ng pagbabago yung ating buto sa likod. And magkakaroon na tayo ng stoop posture. So, iba na yung posture natin. Dito na makikita natin yung, alam niyo yung posture po ng mga matatanda. Yung pakuba na sila. Tapos parang hindi na nila ma-straight yung kanilang katawan. Ayan. And loss of height. So, nawawala na or nababawasan na ng ilang inches yung kanilang height. So, you likely have one or more fractures when you enter stage 4. So, titingnan po natin dito. Ano, may papakita po ako sa inyo. Ano bang itsura ng mga stages po ng buto? So, ayan po ano. So, makikita nyo normal bone stage 1. Ayan, medyo compact pa siya. Marami pa siyang siksik pa siya, no? At medyo makapal pa yung tawag dito yung mga minerals, mga calcium sa loob ng kanyang bones. And then, osteopenia, ito yung stage 2 na sinasabi ko kanina, medyo nag-start na siya. So, medyo nasa negative 1 to negative 2.5. na yung kanyang score sa test, bone test. And then osteoporosis, so makikita nyo, lumaki na ng lumaki yung mga butas, di ba? Yung mga space po, ano, so nagiging brittle. Na pag ganyan po kasi mga kapatid, ay pag, alam nyo yung pag nag-ano kayo ng buto, pag binali nyo, yung mabilis agad siyang mabali. Kasi bakit? Wala na kasi siyang laman. Ano po mga kapatid? And then yung stage 4 po, yung severe na osteoporosis. Ayan. Dito po sa severe osteoporosis, alam niyo yung konting ano lang, minsan nga po yung pag-ubo, yung sobrang ubo ng tao, kapag severe na yung osteoporosis niya, nagkukos na po ng fracture agad yun sa buto. So, ganun na po siya kalala. And then, yung halimbawa, konting ano lang, magbe-bend ka lang ng konti, or may pupulutin ka lang, yung hips mo biglang magpagkakaroon ka na agad ng fracture. So, ganun po kalala yung severe osteoporosis. Ito po yung itsura po talaga in actual ng ating pong buto, mga kapatid. So, makikita nyo sa left side po ng inyong screen. Yan po dapat ang itsura ng ating buto. Kung babalihin yung buto nyo, ito dapat ang makikita sa loob. Ano po? So, makikita nyo maraming mineral at saka mga yung calcium deposits po. Ano? And then stage 2, unti-unti na, stage 3, and then yung stage 4. Halos wala na siyang laman halos. Ano po? So, napakabilis po niyang mabali. Ano mga kapatid? So, meron po tayong test para po malaman kung ang ating pong bone density or bone mass ay okay pa. Okay, wala pa po tayong sinasabi natin na osteoporosis or osteopenia. So, ang tawag po dyan ay DEXA or DXA or Dual Energy X-ray Absorptiometry. Yan. So, parang ano din po siya, parang x-ray, pero ito naman po sa buto, mga kapatid. So, makikita nyo dyan, so yung nandun sa may mga iba't ibang kulay, so yan po yung graph na makikita doon sa, tawag ito doon sa computer, ano po,
na nakadugtong po doon sa x-ray machine. So yan po, di ba? Makikita nyo po yung normal, medyo mababa pa. Nandun siya sa 1, negative 1. And then yung pababa ng pababa na, yun na, medyo nasa negative 4. Yun na po yung talagang severe na may problema na or pagkakulang na ng mga minerals and calcium po sa ating mga buto. Okay. Causes or risk factor. O sino po ba yung mga tao na masasabi natin na parang delikado siya or magiging sanhi ng pagkakaroon niya ng osteoporosis. Isa po dyan, ang number one ay inadequate amounts of dietary calcium. Okay, ang calcium po mga kapatid, siya po yung pinaka-abundant, pinaka-maraming mineral sa ating buong katawan. Ano po? At ito po ay nai-store, ang kanya pong tahanan, ang kanya pong storage, ang kanya pong cabinet, ay ang ating mga buto at ang ating pong mga ngipin. So, yan po yung nagbibigay ng structure at nagpapatigas ng ating pong mga buto. Ayan, dietary. So, kung kulang po kayo ng calcium, naku, marami pong pagkukuna ng calcium, ano mga kapatid. So, kung kulang tayo ng calcium, ayan, huwag na po tayo magtaka kung balang araw ay tayo po ay mga karanas ng agoy-agoy sa ating katawan. And then, low vitamin D levels. Ayan, ang vitamin D po ay kapartner po siya ng calcium. Kapag gano'n pa tayo lumakla, kumain ng calcium, kung di wala naman tayo pong vitamin D, hindi po rin siya ma-absorb ng ating katawan. So, saan po ba nakukuha ang vitamin D? Ngayon po, ano, ang vitamin D, tawag ito, may mga supplements, meron nang binibili, ang mahal, medyo may mga mahal pa, depende po kasi sa milligrams or sa IU. Ano po. Pero alam nyo po ba ng vitamin D, libre lang siya. Saan po siya makikuha? Saan po siya makukuha? Sa araw lang po, mga kapatid. So, ilang libo na yung makukuha natin? Parang 200,000 or 20,000 IU. Di ba, ang recommended lang, nasa 600 to 800 milligrams na 800 IU bawat araw ng vitamin D yung ating inumin. Pero yung araw po, kapag po tayo nagpa-araw ng mga 15 to 30 minutes, 20,000 international units po ng vitamin D ang ating pong makukuha na dyan. So kapag ganun po kataas yung ating vitamin D level sa ating katawan, ay mas madali niya pong ma-absorb. O sabayan natin ng pagkain ng mga pagkain mayayaman sa calcium, so, madali siyang ma-absorb ng ating katawan. So, hindi lang siya mag-stay doon sa ating blood, kundi kailangan siyang pumasok sa loob ng ating mga buto. So, cigarette smoking, cause din po yan siya ng osteoporosis. Bakit po? Kasi po, ang cigarette po ay meron po siyang nicotine, na kung saan yan po ay nagpapabagal ng production po ng bone-forming cells o osteoblasts. So, meron pong parang mga karpintero or parang ano po, ano, mga engineer sa loob ng ating buto. Ang tawag po dyan ay osteoblasts. Sila po yung nagpo-produce po ano, ng mga buto. So, yun po. Kapag po tayo ay smoker, ay ang tendency po niyan ay ini-stop niya or hindi niya pinapagana ang production po ng mga osteoblasts. Ayan po mga kapatid. And then another po ay alcohol, intake of more than 2 standard drinks per day, at saka caffeine intake of more than 3 cups of coffee or equivalent per day. So ang kape naman po at saka ang alcohol, ini-interfere naman po niya ang pag-absorb ng calcium sa ating pong kinakain, ano, yung galing na calcium galing sa ating pagkain, at ini-increase niya po yung calcium na ma-excrete ng ating kidney at dadaan po siya sa ating ihi. So yun, malilis din po yung ating calcium sa katawan. So yun, alcohol and caffeine. Kumbaga parang nirarab niyan, ninanakaw ng coffee ang ating calcium sa buto. Okay? And then, also, ang alcohol and caffeine ay nag-i-interfere din po siya kung paano yung vitamin D ay i-reabsorb ng ating pong, or yung vitamin D ay kakapit po doon sa receptors. Yung receptors naman, siya yung magdadala ng calcium papunta sa ating bones. Ano po? So, ang vitamin D helps the gut absorbs calcium. So, si vitamin D rin po ang tawag dito ang nagtumutulong para i-absorb ng ating intestines, ng ating gut, yung calcium sa ating katawan. Okay? And then also, ang alcohol and coffee po ay nagpapa-decrease
ng level po ng inositol. Ano po ba yung inositol? Ang inositol po ay siya po yung protein na ang kanya pong trabaho ay siya yung nagme-metabolize po ng calcium sa ating pong dugo. So kung kulang po yung inositol, dahil nga po dahil inom tayo ng kape, inom tayo ng alcohol, so ano na po ang mangyayari sa ating katawan? So ang ating kidney po ay, kaya di ba pag umiinom po tayo ng alcohol and then umiinom tayo ng coffee, ano po yung napapansin nyo? Diba para siyang palagi kang umiihi? Kasi diuretic siya. So kapag yun po ang nangyari, si calcium kasama ni ihi. Nandun siya sa loob. Nasa ihian natin siya. So mawawala siya sa ating pong katawan. Okay? And then next, ito, early menopause. Before the age of 45. Ayan po mga kapatid. Ito po ay mahalaga rin sa akin ang topic na ito kasi ako po ay nandito na sa stage na to. Ayan. So, napapansin ko rin po medyo masakit-sakit na rin. Parang nahihirapan na rin ako mag-stretch. So, may pipikaping kang bagay, yuyuko ka or tawag dito, parang ang bilis, lalo na sa mga ganito, sa wrist. Yan po kasi yung part ng ating katawan na most affected po ng osteoporosis. Ang ating hips, ating wrist, yan po ay yung, ano pa ba, yung ating mga tuhod, ano, mga binte, yan. Yung mga basta yung mga long bones. Yan po yung usually na naaapektuhan ng ating pong ng osteoporosis, ano po mga kapatid. And then, yan, early menopause. Bakit po? Kasi po mga kapatid, ang nawawala po sa babae kapag po nagme-menopause ay yung hormones na estrogen. Ang estrogen po, ang trabaho niyan po ay nagpo-protekta po yan sa ating mga buto. And then, siya din po ang nagpo-promote para po magkaroon ng, tao dito, ng productivity or ng po-produce ng osteoblasts. So, kaya pala pag wala ng estrogen, wala na rin nagpo-form ng bone-forming cells sa ating katawan. So, kaya sinasabi nila, di ba, kapag daw nagmenopause, medyo nandiyan na nararamdaman lahat ng sakit. Okay po? At saka yun nga, yung medyo nahihina, medyo nagiging brittle. Hindi lang medyo, talaga nagiging brittle na malutong at madali na pong magkaroon ng fracture ang ating mga kababaihan. Ayan po. And then also po, isa din po sa mga cost or risk po ay pagkakaroon ng osteoporosis ay yung use of corticosteroids. Ano po ba itong medicine na to? Ito po ay, sa madaling salita, ay yung steroids. Ano po mga kapatid? So ang steroids po ay nire-reduce din niya ang ability na ma-absorb ang calcium at ma-increase ng mabilis o mapabilis niya yung pagkakaroon ng pagkasira ng ating pong buto. Ayan po. So tandaan po natin mga kapatid, ano ang causes and risk factor. Isa o sa dalawa po na meron tayo niyan mga kapatid ay delikado na po tayo or magkakaroon na po tayo ng pag-asa or ng pagkakaroon ng osteoporosis. Ayan. So kung hindi ka palaaraw or hindi ka mahilig lumabas, so yan po. So isa rin po sa cause niyan ay yung mga sedentary lifestyle. Yung pong laging lang nakaupo sa kanilang tahanan. Bakit? Kasi kung nakaupo ka lang palagi, so syempre hindi ka naman tatayo para lumabas. So wala kang vitamin D na makukuha. At aside pa rin po dyan, ay alam niyo po ba na kapag po tayo ay nage-exercise mga kapatid, ay binibigyan natin yung ating buto or ating katawan ng parang electrical magnet pag tayo ay gumalaw-galaw kasi ang ating buto kailangan siyang magkaroon ng tawag ito pagtatag, ano pa ba yung another term doon, yung pagkakaroon po ng ano matawag doon, yung pulling, yun, tagging and pulling. Kailangan na babanat, na stretch yung ating bones. Kasi para po yung calcium na nasa ating blood, alam mo, kakain tayo, di ba? So pupunta sa ating gut. So ma-absorb ng ating intestine. Sasama sa bloodstream natin yung calcium. So para siya pumasok sa ating buto, kailangan niya ng electrical impulse. Paanong paraan? Pag tayo po ay gumalaw, nag-exercise, kumbaga para siyang magkakaroon ng spark, para si calcium ay papasok sa buto. Kasi nga si calcium, ang tahanan niya ay nasa ating buto. Ngayon, kung tayo po ay hindi gagalaw, tayo po ay nakaupo lamang. So ang mangyayari po, si calcium lalabas sa ating buto. Okay po? And then, sasama uli siya sa dugo, kaya magkakaroon tayo ng hypercalcemia. Ibig sabihin, tataas ang level ng ating calcium sa ating
blood, which is nagiging cause po ng stone naman, ng mga bubuo, nagiging cause siya ng mga bato sa kidney, or basta cause siya ng stone formation. So, para ang paraan po dyan, para males, ay galaw-galaw po tayo, mga kapatid. So, exercise po the best. And then also, yun, ang calcium, ulitin ko po, ang calcium na-absorb po siya kapartner po ng vitamin D. Okay po, mga kapatid. And then, ano po ba yung mga signs na meron na po tayong osteoporosis? Ayan. Ito pong babanggitin kong mga warning signs or symptoms, ito po na yun halos nasa stage 3 and 4. Okay po, medyo nandun na. Medyo ang level ng kanilang bone density mass ay mababa na po. Ano. So, number one is losing an inch or more of your height. Di ba napapansin nyo mga kapatid, dati ay 5'6 ako, bakit ngayon 5'4 na lang ako? So, bakit po? Lumiliit na po or tawag dito, nagsishrink na yung ating buto kasi kulang lang rin po siya sa calcium. Ano po mga kapatid? So, yung ating spine, yung ating vertebrae, ang ating pagtayo kasi nakadepende po sa ating spine, ano yung likod sa ating buto. So, ito po ay humihina hanggang sa point na po na sila po ay nagka-crumple na and then nagko-collapse na po ang ating bones. Ayan po. Changes in your natural posture, stooping or bending forward more. Ito po yung sinasabi parang hunchback. Yung parang ang tawag po sa medical niyan is kyphosis. So ibig sabihin po parang nagiging pa-curve na yung kanyang buto sa likod. Dahil po ayan ay yung ate pong spinal bones ay nako-compress po or nagkakaroon na ng crack yung sa medyo bandang taas. So yun po, so nagkakaroon ng hunchback. Kung makikita niyo yung mga kuba. So yan, pag nakita niyo matanda, 'di ba, may tungkod-tungkod pang ganyan tapos naka-stoop kasi dahil yung kanyang bone mass or bone density ay hindi na maganda or hindi na maayos. Ayan po. So, shortness of breath. Kasi bakit? Dahil yung disc natin sa ating spine ay nakocompress. So, nare-reduce yung lung capacity. Yung pagbuga or pag-expand ng ating lungs ay naaapektuhan. And then, lower back pain kasi dun sa ating lumbar spine kasi may compression. So, yun na yung masakit na nararamdaman po natin. And then, a bone that breaks much more easily than expected. Yung mabilis, yung alam mo yung konti lang na konting pag ano lang yung na-slide ka ay sobrang damage na or sobrang ano yung fracture do sa ating buto. So ito na po kasi yung minsan ang nagiging dahilan kung bakit yung mga matatanda once na nagkaroon sila ng fracture sa kanilang buto, parang iba nahihirapan na rin din po sila makarecover. So, isa rin po yan sa nagiging pag-disabling na, kung pag-disabled na sila. So, pag matanda kasi, once na napa-ano nyo na yan sa wheelchair, alam nyo, parang nandun na yung ano nila, parang wala na silang wala na sa useless na sila sa kanilang buhay. Ano po, mga kapatid. So, yun. So, marami po tayong paraan para po maiwasan or ma-treat natin kapag tayo po ay may osteoporosis. So, isa po dyan ay yung sinasabi po na estrogen level. Ayan. Estrogen therapy pala. Sorry. Estrogen therapy. So, ano po ba yung estrogen therapy? Kasi nga, lalo na sa mga menopausal, ano po, sa mga nagme-menopause na po mga kapatid, ang nawawala nga po dyan ay yung estrogen, yung hormones estrogen. Sa lalaki po, hindi lang po babae pala, sorry, hindi ang mga babae at saka lalaki, both po yan nagkakaroon ng osteoporosis. Sa babae, estrogen ang hormones na nawawala or nagle-less. Sa lalaki po, ang tawag po naman ay testosterone. So yun, habang tumatanda na, nadi-diminish or nagdi-decrease na po yung level ng hormones na yon sa kanila. So ang estrogen therapy po ay before, ay ito yung ginagamit nila. Pero para nagkaroon ng study na pag more ang paggamit ng estrogen ay nagiging cause naman po ito ng cancer. Ano po, mga cancer, ano pa, breast at saka uterine cancer. At saka nagpo-form din po siya ng mga clots, kaya nagkakaroon ng heart attack. So ang ginawa nila, parang dinagdagan nila ng parang partner siya. So progesterone din, dinagdagan nila progesterone. Another hormones din po ito ng mga babae na nawawala po during po ng menopausal. So
ginamit itong estrogen therapy pero medyo limitado lang po ang paggamit. Kasi nga, yun nga, napag-aralan or lumabas sa pag-aaral na ito po ay nagkukos po ng uterine and breast cancer. And then next po, vitamin D. Ayan, vitamin D. Ang ating katawan ay gumagamit ng vitamin D nga po para po may absorb si calcium sa ating katawan. So a 15-minute face-to-face or face-to-the-sun exposure may give you a 20,000 ion, katulad nga nabanggit ko kanina. So, yun, sapat na po ang araw, mga kapatid. Hindi na po natin kailangan pang bumili ng mga supplement po ng vitamin D. And then, isa po rin po sa mga risk factor na madali po magkaroon ng osteoporosis ay yung mga tayo mga Asian. Bakit po? Kasi tayo po ay may mga, alam niyo, yung dark skin. So kapag dark po ang ating skin, ay mahirap po or matagal ma-penetrate po ni vitamin D ng araw yung ating pong balat sa loob o yung ating pong laman sa loob, ang ating buto. So, yun, prone ang mga Asians sa osteoporosis. And then, next po ay calcium. Ayan. Ang calcium naman po ay kailangan ang recommended allowance po ng calcium sa ating katawan is nasa 1,200 to 1,500 milligrams of calcium a day. Ayan po. So, kahit na po tayo ay maraming calcium na sinasabi ko ay hindi naman tayo nagpapaaraw, so useless din po. So ano po ba yung mga pagkain na mayaman sa calcium? O, nandyan po yung mga soy foods o yung mga tofu, soya milk, ayan. And then mga beans, lentils, tsaka peas, chickpeas, ayan po, mga kidney beans, mayaman din po yan sa calcium. So hindi lahat po ng calcium ay nakukuha po sa mga dairy products, mga kapatid. So certain nuts, may mga mani din po na mataas din sa calcium, katulad po ng mga almonds, yan. And then seeds, chia seeds, flax seeds, sesame seeds, mayaman din po yan sa calcium. And then seaweeds, lalo na po yung mga raw, no, yung mga seaweeds na ano, yan. Mayaman din po yan sa calcium. Leafy vegetables, katulad po ng mga malunggay, okra, ano pa, bok choy, and then mga cabbage, broccoli, yan, mayaman po rin po yan sa calcium, ano, mga kapatid. And then mga fruits, akala ko yung kasama rin po pala dito sa fruits na mayaman sa calcium is yung orange. So bukod po sa vitamin C na makukuha natin, ay makakakuha din po tayo ng mataas na dose ng calcium po sa mga oranges and also sa mga berries at saka sa fig fruits. Ayan po. And then next po ay, ayun na, calcium na banggit na po natin. Yung pang-apat po ay yung exercise. So exercise po ay, ang sabi dito, kapag ang ating buto po ay hindi po siya kumakapal, will not thicken, and hindi po siya nagkakaroon ng lakas kung wala po tayong regular na weight-bearing exercise. Isang example po ng klaseng exercise na yun ay yung walking nga po, yung paglalakad. So, pag tayo naglalakad, nare-retain niya yung minerals sa ating buto. Kapag po napipress, napupush, napupull, natitwist po yung ating katawan against po sa gravity. So yung walking po, may gravity po yun, di ba? So, sabi nga po nila, kahit po daw yung mga astronaut na nag-aral po sila, no, yung mga astronaut na nandun sa space, kahit gano'ng karami yung calcium na kanilang iniinom, hindi pa rin po sapat po yun. Kasi parang nung tinest sila, paglapag dito sa lupa, tinest sila, sobrang baba ng kanilang calcium level or yung kanilang bone ay talagang nahalos nawalan ng density at saka ng mass. Kasi hindi nga po, wala nga po kasing gravity sa space, di po ba, mga kapatid. So yun ang kailangan po ng ating katawan, yung mga weight-bearing exercise na gumagamit pa tayo ng gravity, like walking po. Ano. Kasi kailangan nga yung pulled, kailangan siya ma-stretch, kailangan po siya ma-push, twisted yung ating mga buto. And then, yan, if you smoke, stop. Ibig sabihin, kapag nag-smoke ka, sinabi ko nga kanina, nicotine ay nagpapales ng production po ng bone-forming cells sa ating katawan. So, tigil na po natin, mga kapatid. Mahirap na po magsisi sa huli. Ayan po ano. Kasi once ang buto ay nabalin at nagkaroon ka na ng osteoporosis, and then sa ganitong edad, nasa age ka na medyo hindi na na-develop or nagkakaroon ng panibagong buto or
regeneration na sinasabi, ay mahirapan na po tayo makarecover. So, number, yung last po is reduce the amount of animal protein, salt, and caffeine in the diet. Ayan. So, bakit po ang sinasabi nito ay yung animal protein? So, ang ate po, ang animal protein po, ang mga salts, ganyan, ito po ay mga acid-forming na mga pagkain. So, ang nangyayari po dyan ay para po hindi matunaw, or kasi natutunaw kasi acid forming nga. So nangyayari niya, nililisht out niya or natutunaw niya yung calcium na nasa ating buto. So kasi acid forming nga po siya eh. So ang gagawin ay nare-release yung ating calcium from the bones. So nagkakaroon tayo ng osteoporosis. So ang sikreto po pala dito ay hindi yung paraming pag-inom or hindi maraming pag-take ng calcium every day, kundi po yung papaano po natin maiwasan na magkaroon na hindi magkaroon ng calcium loss. Ayun po ano. So reduce lifestyle induced calcium loss as seem to override any amount of calcium consumed or override. So natatalo ng ating mga animal protein yung production po ng ating calcium sa katawan kasi nga acid forming po siya. And sabi nga po eh, paano napatunayan? So may mga evidence po na connected po dito yung pagtitake po ng or pagconsume po ng mga animal protein kagaya po ng mga meat, di ba? Yung mga meat, beef, pork, yan, chicken. So napag-aralan po na mga Eskimos po ay napaka-active po ng lifestyle na mga yan. So syempre, malamig sa lugar nila, di ba? Kasi Eskimos, di ba? So, malamig sa lugar nila. So, mataas ang consumption nila ng mga meat kasi nagpapainit daw po yun ang katawan. So, ang nakakain po nila is halos 250 to 400 grams ng animal protein sa isang araw. And then, sobrang taas din po ng intake nila ng calcium. Pero, sila po sa buong mundo ang halos pinakamataas ng population na mayroong osteoporosis. Kasi nga po ay tawag dito dahil doon sa animal protein na kinakain nila. So nalolos yung calcium na ini-intake nila. And then napag-aralan din po na yung Bantu tribes sa Africa, mas less naman yung kanilang pag-inom or pagkain ng animal protein na sa 47 grams. I-compare nyo po sa mga Eskimo na nasa 400 grams. Pero ito ay less din yung pagkain niya ng calcium. Pero napatunayan po na mas matibay ang kanilang mga buto. Dahil nga po, less yung kanilang animal protein na intake. Kahit less yung kanilang calcium na ini-intake, mga kapatid. So parang ang sabi nga nito ay, dumidepende ang ating calcium sa katawan, hindi po ibig sabihin na kailangan magkumain ka ng maraming calcium para hindi ka magka-osteoporosis. Ang sikreto lang po pala nito ay huwag kang kumain ng mga bagay o mga pagkain na nagkukos ng mga acids para mawala po yung calcium sa ating katawan. At ang last po natin ano mga kapatid. So yun po to wrap up our ano po topic po today. So parang ano lang daw po yan eh, nag-spend ka ng more sa iyong kinikita, mga kapatid. So kapag tawag dito, calcium ka, sige, take ka ng calcium. Nag-expend ka ng maraming calcium sa katawan, ipinapasok mo sa loob. Pero mataas din ang iyong diet in animal protein at saka sa mga salt. So ang nangyayari po niya, nahihirapan yung ating katawan na or nag-spend, gumagastos, kumbaga parang gumagastos yung katawan natin ng maraming calcium para lang maproseso po yung kinakain po natin na ito. Ano po. So, ang nangyayari po niya, dahil wala nang enough calcium na available sa ating katawan, so magbabaro siya, hihiram siya ngayon ng calcium sa ating buto at saka sa ating ngipin. So, tingnan nyo, yun nga po ang nagiging tawag dito, yun na nagpapatibay ng buto natin, calcium, mawawala pa. So, ano mangyayari po? So, yun po, nagiging brittle, nagkakaroon ng weak na buto, easily na mapa-fracture. So, yun po, ang nagiging dahilan kung bakit po tayo ay nagkakaroon po ng osteoporosis. So, marami po tayong maraming pwedeng gawin, ano, na libre, exercise libre.
ano po, lakad-lakad ka lang. Vitamin D is libre. Ano po, mga kapatid. O yan, calcium, marami tayo dyan mga malunggay sa tabi-tabi. Huwag naman po tayo magnakaw. Pwede po tayo manghingi sa kapitbahay. Yun po. So yun, calcium, malunggay pa lang, enough na po eh. Kung ilang ano, napakataas po ng properties po ng ating malunggay, ng mga bok choy, ayan, sa kanilang, ay, sa properties no, ng kanilang mga dahon, para po makakonsume na tayo ng enough na calcium at ng mga minerals na kailangan po ng ating katawan para po mapangalagaan o para magkaroon tayo na matibay na mga buto sa ating katawan. Ano po? Kasi once na tayo ay naging bedridden na dahil nagkaroon tayo ng fracture, parang wala na tayong ginagawa. Parang nawawalan tayo, nagiging hopeless po tayo sa ating buhay, mga kapatid. So yun po, nako, napakabilis ng panahon at napakabilis ng oras. So, tayo po ay dumako na pong muli sa pagtatapos ano po ng ating pong programa na ayon sa kasulatan Gabay sa Kalusugan. At patuloy po kayong sumubaybay, mga kapatid, hanggang alas 5 po ng hapon. Ano? Kasunod po nito ay ayon naman sa kabataan and ayon sa katotohanan. Okay. So, ito po yung last na slides. Ano po? A cheerful heart. Sabi mo po sa Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Ayan po. Maging happy lang po tayo. Enjoy natin ang life na kasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Enjoy natin yung mga gift na binigay sa atin, ang nature, ang sunlight, lahat po, ang magandang hangin. So yung new start po, ano po. So ang sinasabi po din, bones ay yung ating pong buong pagkatao, buo nating pangangatawan. Ayan po. So meron po ba tayo mga babatiin? So babatiin ko po nung bago po tayo magtapos, ng aking mga mahal sa buhay, ang aking mga friends and relatives. Ayan po, ang ating pong mga tawag ito, member ng AS, la Patalinhog family, Argente family, aming director, si Brother Dondon, Camacho family, si Sister Yes, si Sister si Brother Bro, si Brofer, si Kuya Sam, sa ating bots, hi po sa la Sister Sonia, Sister Berber, Doraline, si Sister Freya, at lahat po ng mga serenaders, hello po, magandang hapon. And also po kay Miss Marjorie Liandino Rodriguez. So good noon po mga sisters in Christ. Ask ko lang po, mabuti po bang kumain ng fruits alone sa breakfast? Ano po ba yung mga fruits at pagkain na may natural gluta para kuminis ang skin at gumanda yung flow ng dugo? Salamat po. Ayan, okay lang po ang kumain ng fruits. Kasi po ang mga fruits mostly po ay alkaline po yan. Akala po kasi nila pag sinabi mga fruits, eh maasim daw sa tiyan. Sa simula siguro pwede, no? Medyo maasim-asim ng konti. Pero kapag nasaan ay po yung inyong katawan, na-adapt na po yan, ay tawag ito, mawawala na yung pangangasim. At saka po ang prutas po, dapat po hindi po talaga siya sinasama na may laman po ang ating tiyan. Kasi po yung enzymes niyan. Mas madali po kasi yung enzyme na maabsorb ng ating intestine kung wala pong kasama yung ating fruits na kinakain sa umaga. So gluta, ano ba? Nagpapaganda ng skin, tomato, nagpapaganda ng skin, carrots also, nagpapaganda po yan ng ating skin. Alam nyo po, ano, ang pinaka the best, walang sinabi po si, ano dyan, si, sino pa to, si Vicky Bello, no? yung mga sikat na ano po, yung pagpapaaraw po, vitamin D, napakaganda po niyan sa ating skin kasi binabalik niya yung collagen elasticity ng ating skin. Yan naman po kasi nagsisira eh. No? Huwag naman po masyadong expose sa araw. Yung tanghaling tapat ay naglalakad ka po sa disyerto. Huwag po ganun. So umaga po yan. Ayan. Tapos sabayan niyo po ng pag-inom ng maraming tubig. At least 8 glass of water, nagpapaganda po ng ating skin kasi minimaintain niya ang moisture, ayan po, at saka collagen. Ayan po, Sister Marjorie, sana po, ayan, no, nasagot ko yung inyong mga katanungan. Ayan, good PM po kay May Molina Gicole, or Gicole, Gicole ba yan? Gicole. Good PM, watching from Hail, Saudi Arabia. Ayan, Kefal Hall, magandang hapon sa, hapon pa ba? Or, ay, umaga sa Saudi, ayan. And then, sino pa? Family ko sa Batangas, ano, Abakan, Makatangay family, and sa Tondo, sa mga San Juan family. Sino pa? Hindi ko siya mabasa, malabang aking eyes. Ayan, carrots, maganda sa mata. Ayan. Irma Criaco, magandang hapon. Salamat po sa taga-Imus. Ah, Cyprus, sorry. Taga-Cyprus, ayan. Saan ba ang Cyprus? Syria.
Saan ba Cyprus? Ayan, Middle East din yan, di ba? Ayan, magandang hapon. Salamat po sa panonood. Ano, kung may mga... Ha? Sino? Ayan, so mga hindi ko po nababati pero nag-iwan po ng message sa atin pong ano, no? Magandang hapon po sa inyo at salamat po sa panonood at nawa po ay makasama ko po muli at namin kayo muli sa susunod na linggo po, no? Sa panibago pong muli natin pag-aaralan na may kinalaman po sa atin pong kalusugan. So kung may mga comment po kayo or may mga suggestion po kayo, iwan lang po kayo sa ating Facebook ng comment section. Kung may mga suggestion po kayong gustong pag-aralan po natin na may kinalaman po sa mga lifestyle diseases or sa mga pagkain po. Yan, maraming salamat po sa lahat ng mga hindi ko nabati pero alam po nanonood, si Mami Ruth Tobia, si Mami Mami Patalinhog, si Mami Ramos nanonood na po. So magandang hapon po sa inyo. Ayan. So ayan po. So after po nito ay yung ask po na gabay sa kabataan. So, manatili lang po kayo sa inyong upuan. Huwag na po kayong lumabas kasi malakas ang ulan. Meron pa ba? Malakas nga ang ulan. Ito po yung pagkakataon na masarap mag-stay ng bahay kasi malamig. Ayan. So, manood lang po kayo at makinig. At siguradong maraming po kayong matututunan. Ang alin yan? Hindi ko makita. Ayan. Ayan. So, meron po tayong katanungan. Yan, yung dried po ba na malunggay at ano to? At powder, okay lang po ba na hindi ba nawawala ang nutrient dito at calcium? Ah, dried na malunggay. Okay lang po ang malunggay na dried. Ayan, saka powder. Yan po ay hindi naman nawawala ang properties po niyan, mga kapatid. Pero, ako para sa akin, okay naman din po siya, no? Pero, mas maganda pa rin yung fresh. 'Di ba? Masasabawan mo pa kasi ang hirap naman ng malunggay na powder tapos lalagay mo pang sabaw. Ayun. So maganda pa rin yung dahon na original. Ayan, original. Yung sariwa. Ayan, mga kapatid. So, yun po. Thank you pong muli at nawa po ay patuloy po niyo, no? Pasubaybay po hanggang alas 5 po. So bago tayo po magtapos, tayo po ay manalangin. So thank you so much Lord God sa panibago pong muli namin na pag-aralan sa mga oras na ito. Nawa po dakilang Diyos ay marami po ang mga nanonood ang nagkaroon ng kadagdagang kaalaman na may kinalaman po sa aming mga buto na kung saan dapat ito namin pangalagaan dahil ito po ang nagbibigay sa amin ng katayuan po ngayon sa aming mga buhay, sa aming mga sarili. Dakilang Diyos, kayo po anawa ang patuloy na sumubaybay sa pamamagitan po na inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po at ang lahat po ito ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis